mula sa tanggapang pansangay ng SDO Cabanatuan City sa pamamahala ni Superintendent Teresa Mababa at tanggapan ng media. Sa pakikipagtulungan ng pamahalaang panlungsod at ng CAB TV, muling sumasahim papawid sa kanyang 12 taon ang Debate Hour. 12 taon nang naghahatid ng balitaan, turuan at talakayan. Debate Hour. Tampukan ng mga napapanahong pangyayari sa mga paaralan mula sa sangay ng kabantuan. Debate Hour. Matuto ng mga aralin sa iba't ibang asignatura at kasaysayan. Debate Hour. Makibahagi sa talakayan ng mga makabuluhang usapin tungkol sa edukasyon. At narito ang mga tigapagpadaloy ng palatuntunang ito. Magandang gabi po sa ating mga tagapakinig at manonood. Ikatlong Miyerkules po tayo sa buwan ng Oktubre, kaya nagbabalik ang Debate Hour upang maghatid ng mga huling pangyayari mula sa iba't ibang paaralan sa sangay ng lungsod ng Cabanatuan. Ako po ang inyong mga kasama sa edisyong ito, Alan David Valdez. Sa ating panel discussion segment ay makakabidahan natin ang tatlong guro ng San Jose National High School na humahawak ng asignaturang Technology and Livelihood Education o TLE. Aalamin natin kung mula sa ating mga panauhin ang mga mahalagang kaisipan at kakayahang matututunan o matututuhan ng mga mag-aaral na kumukuha ng TVL o Technical Vocational Livelihood Track sa senior high school. Ang mga panauhin po natin sa panel discussion ay sina Janelle Esquivel, Mini Roselgo Suarez at Terence Alan de Guzman mula sa San Jose National High School. At upang makapiling na natin ang ating mga panauhin, narito na po ang hanay ng mga balita. 95.5% ng mga batang Kanor pasok sa National Online Math and Science Quiz Bee. Cooking activity kinadiliwa ng mga batang Isidorians. Imelda Integrated School Learning Action Cell features Education 4.0 and reorientation on enrollment in Learner Information System. Math Holiday isinagawa sa Bitas Elementary School. Global Hand Washing Day at Eskwelahan o Eskwelaban sa Sigarilyo patok sa San Isidro Integrated School. Distrito 4 lumahok sa orientasyon ng Project ABKD. Tagline na trademark ng Aka Elementary School, may intellectual property right na. Mga mag-aaral ng Mayapiap Elementary School nakatanggap ng mga libro mula sa bukal ng ikatlong distrito. Talas ang isip at talino, ipinamalas sa mga batang Isidorians sa Regional Online Math and Science Quiz Bee. Santo Niño Elementary School nakiisa sa Global Hand Washing Day. Mayapiap Elementary School and Science Month Celebration with Awarding Rides. School supplies at mga libro handog ng SM Store Cabanatuan sa mga mag-aaral ng JP Melencio Memorial Elementary School. Bukal Machas at SDO Medical Team nakasama sa pagdiriwang ng Global Hand Washing Day ng Mayapyap Elementary School. At sa detalye ng mga balita, umani ng tagumpay ang mga batang Kalikid Norte o batang Kanor at kanilang mga coaches sa nagdaang Regional Online Math and Science Quiz Bee noong Sabado. Hindi naging madali ang naging paghahanda ng mga mag-aaral dulot ng kabi-kabilang pagkansela ng klase dahil sa bagyo, ngunit hindi ito naging hadlang sa mga batang Kanor. 21 mag-aaral ang aabante sa susunod na level ng kompetisyon na gaganapin sa 15 ng Pebrero 2023. Hinirang na kampiyon sa Kindergarten Mathematics Quiz Bee sina Julia Maika Yang Aberte, Axel Joaquin Austria at Gami Scarlett Oliveria. Kampiyon din si Adrian Clay Enriquez sa Kindergarten Science Quiz Bee. Sinundan ng mga second placer na sina Win Gabriel Batangan at Thalia Kate Paulino.
Qualifier naman sa Grade 2 Mathematics Quiz B sina Jinri Maru Kitan, Lance J.D. Rios, David Jeremiah Rivera, Amber Nuela Legaspi at Hailey Elise Hidalgo. Nagpakitang gilas din ang mga mag-aaral sa ikatlong baitang ng pumanglima si Charlene Ayril Edubihe sa Science Quiz B na sinundan ng mga 6 placers na sina Kirsten Valenzuela at Alisa Ruth De La Rosa. Hindi rin nagpahuli sa Mathematics Quiz ang mga mag-aaral sa ikatlong baitang. 7th placer si Ryan Rona Francisco, 6th placer naman si Angelica Joy Maron, 4th placer si Gian Angela Magsakay at 3rd placer naman si Dwayne James Sebastian. Kasama rin sa nagwagi mula sa ikaapat na baitang si Zian Fritz Olivia na rumihistro ng 4th place sa Science Quiz B at qualifier naman sa Mathematics Quiz B si Adrian Pagyo. Nagpamalas din ng husay at talino si Rihanna Rich Oliveria sa Grade 5 Mathematics Quiz B kung saan nakamit niya ang 2nd place. Kinilala ang mga mag-aaral nitong Lunes sa kanilang flag raising ceremony at gaganapin ang awarding ceremony pagdating ng mga medalya at sertifikasyon ng mga mag-aaral mula sa organizers. Naitala ang ulat na ito ni Carmina Santos ng Kalikid Norte Elementary School. Sa usapang pagkain, isa ang subject na Technology and Livelihood Project o TLE sa kinagigiliwan ngayon ng mga batang Isidorians dahil na rin sa nagagawa nilang mga activity tulad ng pagluluto na ginanap noong 15 ng Oktubre. Makalipas ang 2 taon, muling nagsagawa ng physical performance activity ang mga mag-aaral sa grade 10 sa subject na TLE. Dito lumabas ang galing ng bawat isa sa pagluluto ng iba't ibang putahe. Naging maayos at nakita sa mga mag-aaral na kahit lumipas man ang panahon ay alam pa rin nila ang dapat gawin. Ayon sa ilang nakasaksi, nakatutulong di umano sa mental health ng mga mag-aaral ang kanilang partisipasyon sa nasabing aktibidad dahil sa masayang experience kasama ang kanilang mga kaibigan o kamag-aral. Pinangunahan ito ng kanilang bagong guro sa Grade 10 na si Maricel Eugenio. Ayon sa kanya, masaya na makita ang mga mag-aaral na nag-e-enjoy sa kanilang ginagawa. Kasama sa nagbigay ng score sa kanilang performance task ang punong guro na si Melody Eden Mentuirhen at iba pang mga guro ng SIIS. Naitala ang balitang ito ni Lilia Tesoro ng San Isidro Integrated School. Matters about LIS, Imelda Integrated School Featured Education 4.0 or Flexible Learning Pathways and Reorientation on the Guidelines and Procedures on Enrollment in the Learner Information System in its recently concluded School Learning Action Cell held on Saturday, October 15. Master Teacher 1 and Resource Speaker Gladys Castro discussed the Education 4.0 or the Flexible Learning Pathways with her co-worker in the SLOC. Castro differentiated experience-based education through digital technologies from rote-based system of learning. She explained that the latter is merely memorization of what is taught, while experience-based lets the learners explore the world of learning using new technologies. She also emphasized the importance of the use of digital technologies in the learning of children. She also reiterated to the teachers the utilization of the given technologies to the school like tablets and computers in delivering the lessons. Meanwhile, the second part of the SLAC focused on LIS-related matters, which was also discussed by the master teacher. Castro focused her discussion on the guidelines in enrolling and dealing with pupils who moved or transferred into the school with unsettled obligations. She reminded the teachers to secure an affidavit of undertaking signed by the guardians of the pupils who have no supporting documents, especially those who came from private schools. The speaker also discussed the need in updating the addresses of their pupils in the LIS. She presented the step-by-step procedures for updating the addresses and tagging of pupils who have special conditions or with special educational needs. This report came from Media Bureau member Dec Padilla. Sa usapang numero naman, numbers, equation, problem solving, angle, miles, ratio at marami pang iba. Ito ang mga bagay na komplikado sa mga estudyante lalo sa panahon ng pandemya. Mahirap aminin ngunit minsan ay nahihirapan pa din tayo
sa simpleng mathematical operations, ang addition, subtraction, multiplication at ang division. Kung kaya sa pamumuno ni Punong Guro Doris Ocampo at School Mathematics Coordinator Henry Dean Antolin, pinagplanuhan kung paano mas lalong mag-e-enjoy o ma-e-enjoy ng mga mag-aaral ang asignaturang matematika. Matapos makabuo ng plano at programa ay agad itong ibinahagi ni Antolin sa mga guro na siya namang agad sinang-ayunan. Kung kaya nito lamang Oktubre 14, Biyernes, ay isinagawa ang Math Holiday na may iba't ibang pakulo mula sa kinder hanggang grade 3 na may kanya-kanyang games. Sa intermediate naman ay nagkaroon ng schedule ng mga activity sa mayroong limang stations tulad ng drill cards na siyang pinangunahan ni Antolin at Master Teacher Lorna Simbulan, Learning Barkadas Egg Hunting sa pamumuno ni Teacher 3 Belly de la Cruz, Song and Yell sa pamumuno ni Teacher 2 Sheila Taro at Teacher 1 Cherry Manabat. Kabilang din ang Math Games Boat or Math Games Boat is Sinking na pinangunahan ni na Teacher 3 Noraida Landicho at Wilma Martin at Math Video Presentation sa pamumuno ni Teacher 1 Jonali Bondo. Nagkaroon din ng Math Trail kung saan ay may mga nakadikit na math problem sa buong paaralan. Pinarangalan ng mga nagwaging mag-aaral pagkatapos ng flag raising ceremony nitong Lunes. Ayon kay Ocampo, ang math ay nagbibigay sa tao ng isang kaisipan na lahat ng problema ay mayroong solusyon. Naita lang balitang ito ni Jonali Bondok ng Bitas Elementary School. Sa usaping pangkalusugan naman, naging makabuluhan ang 13 ng Oktubre para sa mga batang Isidorians dahil sa pagsasagawa ng pagsasanay at pagbibigay kaalaman ng mga kawanin ng Philippine Red Cross Team Nueva Ecija Chapter at Medical Unit of Division Office. Isa sa mga itinuturo ng mga guro at ang magulang sa mga mag-aaral ang maging malinis sa katawan at umiwas sa mga bisyo upang lumaking malusog ang katawan at masigla ang isipan. Isa nga sa naging pangunahing gawain na hindi dapat mawala sa pagpasok sa paaralan ay ang maghugas ng kamay. Kaugnay nito, bumisita ang Philippine Red Cross Team Nueva Ecija Chapter upang isagawa ang mga steps sa tamang paghugas ng kamay bilang bahagi ng Global Hand Washing Day. Itinuro ng mga Philippine Red Cross Team sa pangunguna ng mga registered nurses na sina Cherry Ann Pareha at Jet Vincent Garcia ang limang paraan ng tamang paghugas ng kamay. Una ang friendship step kung saan kailangan pagdikitin at kuskusin ang mga palad na mayroon ng hand washing soap at tubig. Pangalawa ang fighting step. Dito kailangan nilang linisin ang mga pagitan ng kanilang mga daliri. Pangatlo ang crocodile step kung saan dapat malinis o makuskus maigi ang ibabaw na bahagi ng kanilang mga daliri. Susunod ay ang butterfly step kung saan gamit ang kanilang hinlalaki ay kailangan nilang kuskusin ang kanilang palad. Panghuli naman ang turn the key kung saan kailangan nilang gamitin ang dulo ng kanilang mga daliri upang malinis ang kanilang buong palad o iba pang bahagi ng kanilang kamay. Bilang bahagi rin ng programa, nagpamigay ang Philippine Red Cross Team ng 100 piraso ng hand washing soap sa mga mag-aaral. Kasama din ang medical unit ng Sangay na ipinamahagi o ipamahagi ang kaalaman tungkol sa Dept. Order No. 48 Series 2016 o may pamagat na Policy and Guidelines on Comprehensive Tobacco Control. Sa panguna ng Division Wins Focal Person Nurse 2, Millicent Marie Subia ay nabigyang paalala ang mga mag-aaral upang umiwas sa bisyo dahil sa hindi magandang dulot nito sa ating katawan. Naita lang balitang ito ni Lilia Tesoro ng San Isidro Integrated School. Kamakailan lang ay dinaya ang PG Crisostomo ng buong Distrito 4 kaugnay ng Project ABKD o Awareness of Bombs That Kill Lives and Destroy Properties. Para sa detalye ng ulat na iyan, narito ang balita ni Kiara Simplina ng Kabanatuan North Elementary School. Narito po tayo ngayong araw, 14 ng Oktubre sa Padre Gregorio Crisostomo Integrated School kung saan ginaganap ang oryentasyon patungkol sa Project Abacada o Awareness of Bombs That Kill Lives and Destroy Properties. Sa pangunguna ni Tagamasid Pampurok ng Distrito 4, Chema Tan, dinaluhan ang programa ng mga punong guro, guro at iba pang mga kawanin ng paaralan ng buong distrito, kabilang na ang mga Boy Scout ng PGCIS. Sinimula ng aktibidad sa pagpapakita ng mga videos patungkol sa mga insidente may kinalaman sa pagsabog na naganap sa ating bansa kamakailan lamang.
Layunin ng oryentasyon na ito na ipakita ang iba't ibang uri ng bomba o granada at gaano kalakas ang epekto ng pagsabog nito. Pinalalakanan ni Team Leader Ferdinand Galang na sa bawat pagsabog ay maaaring magkaroon ng secondary explosion, kung kaya't mahalaga na obserbahan muna ang paligid bago lumapit sa pinangyarihan ng pagsabog. Halina't kapanayamin po natin ang team leader ng Explosive Ordnance Disposal and Canine Group, Police Lieutenant Ferdinand Galang. Magandang araw po, Police Lieutenant Galang. Para po sa kalaman ng lahat, nais po namin malaman kung ano po ang unang dapat gawin ng ang paaralan kapag kami po ay nagkaroon ng bomb. Magandang araw po sa atin. Unang-una po, nagagawin, sakali po ang ating school ay makakatanggap ng bomb threat for pananakot. Ang una po natin gagawin, siyempre, is i-verify ang veracity ng ating informasyon. Huwag po ito kung saan-saan babanggitin, o dito, sabihin po ito sa immediate supervisor po natin. Kung sakali po, at para po ma-verify po yung veracity ng information, at kung sakali po na ito po ay may katotohanan ang sinabi po ito, ito po ay ipagbigay alam agad sa ating kapulisan na pinakamalapit na kapulisan, o pwede po tumawag sa aming opisina sa Provincial Explosive Ordnance and Disposal Unit. Maraming salamat po, Police Lieutenant Galang, sa makabuluhang informasyon po na inyong pinahagi sa amin ngayong araw. Malaking tulong po ito sa kaligtasan ng bawat isa po sa amin, lalo na po sa aming mga mag-aaral. Maraming salamat. Mula sa Kabanatuan North Elementary School, ako si Kiara Siptina, nag-uulat para sa DepEd Hour. At yan ang unang basyadong mabalita sa linggong ito. Magbabalik kami makalipas ang ilang paalala mula sa ating himpilan.